Magandang araw, Pilipinas! So, it's me again, Mark G. Orcine, a Filipino here in Denmark. So, for today's video, ay mag-share ako ng aking mga experience at magbibigay ako ng some information and tips kung ano yung mga importanteng dalhin kung ikaw ay pupunta here in Denmark. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe this channel. So, thank you very much po. So, let's get started. So, yung mga bagay na ito guys ay alam kong makakatulong din sa inyo. Kung halimbawa, kayo ay nagbabalak or gusto or may schedule na pupunta kayo dito sa Denmark. So, alamin natin guys kung ano yung mga gamit or mga bagay na makakatulong sa day-by-day life nyo here in Denmark. So, first thing na dapat nating dalhin kung pupunta tayo dito sa Denmark or any part of Europe is ito po. Bali, ito guys yung conversion plug adapter. Europe po yan, sa Europe. So, especially dito sa Denmark. So, anywhere po ay like train, kung sasakay ka ng train, ay merong socket. So, my experience is, pumunta po ako sa train station and sumakay. And at the same time, nalobat yung phone ko. So, kailangan ko mag-recharge. So, naghanap ako guys ng socket and mahirap guys kasi yung socket is bilog yung butas, and yung sa Pilipinas kadalasan po is ganito, yan, parang ganyan yung sa kanya. So dito ko guys na realize na dapat pala bago ako pumunta dito sa Denmark is meron ako na lang adapter. So guys, available ito sa Shopee, and browse kayo guys, search na lang conversion plug adapter. So may mga brand din sa Philippines, so Shopee. The next thing guys na dapat nyong dalhin is bonnet. So very important guys yung bonnet na pag malamig or mga winter season na. So yung bonnet guys yung magpo-protect sa atin para maiwasan yung sobrang lamig na ma-receive ng ating head. So, this will serve as protection po. The next thing po is itong mga mittens or guantes. So, very useful siya. And as my experience po dun sa train station, pakababa ko lang po sa international airport dito sa Copenhagen. Bale, napakalamig, super lamig. Like 11 to 12 degrees Celsius. So, agad-agad ako guys nagbukas ng aking baggage and kumuha ng mittens. So, very important po talaga ito. And kung bibili ka dito sa Denmark ng guantes, super mahal. So, maybe bumili na lang sa Pilipinas compared dito sa Denmark. And kailangan din po natin na dumala ng scarf. Ito po yun guys, yung nilalagay sa leeg kung gusto mong manakal. Bale, ito guys yung nilalagay sa atin. Sa liig natin pag malamig kasi during winter season hindi lang naman po ulo and kamay yung para protektahan, and at the same time po itong part na din ito. So magdala kayo nito guys, available po ito sa Shopee. So binili ko lang po ito sa Shopee. Bale, marami ako guys ganito for reserve lang. And huwag kayo guys makalimot magdala ng warmer. Yan. So, warmer guys, marami ito guys sa ukay-ukay, and I think na makakakuha po kayo nito. So, ito po, nabili ko ito sa ukay-ukay worth 50 pesos. So, very convenient po siyang gamitin kasi at the same time, ang warmer po, ang use niya is para hindi masyadong malamig yung pakiramdam mo dito sa yung chest. So, very useful po siya. Unlike kung dito ka po bibili sa Denmark, super mahal. May experience po last week, pumunta kami sa Ginbu. Parang nasa around 250 crowns ang worth ng warmer. So, makasave ka po kung bibili ka sa Pilipinas. Kahit dalawa lang ang dalhin mo, pwede na. And next one po na kailangan natin dalhin is jackets. Thick jackets po or windbreaker, pwede na.
anoraks, pwede na din. Yan, ito guys yung aking windbreaker. Yan. So, ginamit ko po siya papunta sa Denmark kasi alam ko, super lamig. Pwede din kayo guys magdala ng sweatshirt, sweater, pero mas best kung dala kayo din kahit papaano ng isa or dalawa na makapal na jacket. So, alam namin natin guys na ang jacket, pinoprotect na talaga yung upper body natin. Kadalasan nga may mga jacket na hanggang tuhod. Yan. So, makapal, mas best. Saka, malamig talaga dito guys sa Denmark. And, syempre, Pilipino tayo, hindi nawawala sa atin yung kape. So, magdala tayo guys ng, alam nyo na, baka naman, Greatest White, sponsor, char. Aside from, mas mura ang nasa Pilipinas, alam ko po na mas sanay tayo dun sa mga kape na 3-in-1. Kadalasan, pwede tayo magdala ng kape barako. So, pwede po, ilagay lang natin sa luggage or baggage natin. Okay. So, bali guys, kung pumunta ka dito sa Denmark bilang worker, trainee, or maybe bumisita ka lang, so, kung conscious ka sa mga nagagastos mo or mahilig kang mag-sulat-sulat, mag-draw-draw, or pwede mahilig kang mag-sulat ng mga gastos mo, pwede kang magdala ng notebook at ballpen or lapis. So, ako guys, experience ko, very useful ito sa akin sapagkat ito po, dito ko nilagay yung attendance ko ng time in and time out sa aking training work. And so far, nagagamit ko siya guys kasi maganda kahit papaano, kahit nag-work tayo, napapractice din natin ang pagsulat. Hindi natin guys magkalimutan, dumala dito ng face body and hands cream. So, Nivea Men, baka naman. So, ito guys, nakatulong po ito, lalo na sa mga winter season, mas malamig na po yung klima. Kadalasan nagda-dry po yung skin natin. And for us guys na hindi mag-dry out yung skin po, kailangan natin maglagay ng lotions all over our body or face. So after ko po mag-work, paghihilamos po ako ay naglalagay po ako ng lotion to maintain my skin na hindi ma-dry out. I-recommend ko din pala guys na magdala kayo ng cotton buds. Although, mura kasi yung cotton bud sa Pilipinas. Bali, nabili ko po ito, 20 pesos. Madami na siya. Bali, dalawa ang dinala ko ganito. Compared mo dito sa Denmark na nag-range siya ng around 20 or 15 crowns. So, ang 1 crowns kasi, ang 10 crowns kasi dito, 80 pesos. O, 15 crowns ang isang ganito sa Denmark. So, isipin mo na lang. So, magdala ka kahit paano pa sigurado. Wala naman problema. Sa kamagaan lang naman siya. And next one, recommend ko po guys, magdala kayo kahit isa or dalawa na lip balm. Ang tawag dito sa Denmark is chapstick. Hindi ko alam kung bakit chapstick, pero chapstick daw tawag dito, sabi ng napagtanungan namin. So, ito guys, lip balm, nakatulong siya sa akin para hindi mag-dead yung lips ko. Kasi nung experience ko, first to second week of my stay here in Denmark, super nag-dried po yung lips ko and wala talaga ako guys lalang lip balm. So, ang nangyari, laging nag-dry po yung lips ko. And, minsan, may times na naka-irritate ako and naka-affect po yun sa work o sa training. So, kung kayo guys, may time kayong pumunta sa market and malapit na kayong mag-flight, papunta here in Europe or any countries na malamig, huwag kayong magkakalimot guys magdala ng lip balm. And sa mga mahilig po pala na yung may mga masakit ng ulo, try nyo guys magdala ng mga ointment or like katingko na parang pag masakit ang ulo mo kahit paano na babawasan yung sakit kasi may masarap na sensation mag-feel ka pag naglagay ka ng mga ointments sa ulo. I-recommend ko din pala guys na magdala kayo ng tumbler or aqua flask or anything na pwedeng mapaglagay ng water. Bale, nagdala ako guys sa aeroplano. Sabi daw, pwede naman daw itong dalhin basta walang laman na water. So, nilagyan ko ng water siya sa loob ng aeroplano. And pakalapag ko sa airport, pwede na. So, yun guys. Ha, may libre naman po na
inumin at pagkain sa loob ng eroplano. And aside from that, pwede kayo guys magdala ng winter boots. Yan. Kasi may mga times na syempre, Pilipino tayo and hindi natin na-experience yung winter season, walang snow sa Philippines. So, here in Denmark, snow season or winter season is around November to February to March, like that. And malamig po talaga. And kung ordinary lang sapatos, pwede naman din. Pero mas maganda kung winter boots talaga para kahit makapal yung snow, pwedeng-pwede. So, magdala kayo guys ng winter boots. So, that's it guys. That's end my video and hope nakatulong po ito sa inyo. And kung sa tingin niyo guys na may makalimutan ako, pwede niyo i-comment below yung mga informations or mga alam niyo na pwede pang dalhin sa abroad. And maybe pwede kong isama in my future video. So, thank you very much guys. And again, kung hindi ka pa nakapag-like and subscribe, pwede, baka naman po, nasa baba lang po siya. So, thank you very much po and God bless. Ingat!